pangalima sa mundo. Patuloy pa rin ang aking pangarap na maiuwi naman ang goal. Ang pagiging atleta, mas inaano nila sa mga lalaki. Walang limit sa kung ano ang kayang ma-accomplish ng isang babae. Hinahangaan si Hidilyn Diaz sa pagbubuhat ng mga bakal na kadalasan ay higit pa ang bigat kaysa sarili niyang katawan. Habang patuloy pa rin ang aking pangarap na maiuwi naman ang gold medal mula sa 2020 Tokyo Olympics. Pero syempre, hindi to naging madali. Akala ko madali eh. Hindi pala. Akala ko madali eh. Alam mo yung kumbinsihin na kaya natin manalo ng gold. Akala ko madali, pero hindi pala. Hi, Bundy. Yes, good. Hindi pala kasi mahirap ipaintindi sa lahat na you need people behind you para manalo sa Olympics. After Asian Games, naging controversial yung buhay ko kasi may napusa ko, atleta lang. As an athlete, nasasaktan ako pag sinasabihan kami, mga atleta, na atleta lang kami. Hindi kami pwede mag-request. Tapos, ipapressure kami na maglaro kayo dyan kasi binigay namin to, eto. Gusto ko lang na i-spread ang weightlifting talaga kasi may chance talaga tayo manalo. So, syempre, yung frustration ko na gusto kong makilala ang weightlifting sa Pilipinas. Gusto ko na maraming mag-join ng weightlifting. Pero, ayun na, iba yung pagkakuha ng ibang tao. Iba yung pag-response nila. Akala nila na ina-attack ko sila. Ha? Anong matrix? Ano yun? Wala akong alam kung ano man yun. Ang dami ko pang kailangan laruin, ang dami ko pang kailangan ayusin technique, sa training, sobrang busy, sobrang focus ako sa goal ko for Tokyo 2020. Yun yung down moment ko, pero na-realize ko na yun ang nagpalakas din sa akin eh. Noong 2019, pumunta kami doon sa China. Sabi ng coach ko, bakit kailangan ng isolation training? Sabi niya na, kasi kailangan ka away from the Philippines. We train every Monday, every day. Gamit ko yung sinusuot kong damit para sa competition. Para pagdating sa laro, automatic na. Ini-imagine ko na sa platform na ako. Nandun na ako sa podium. Focus lang ako. Kailangan mo makapag-focus. Kailangan mo makapag... Ano yung pagkain mo. Control din. Good food, good rest, good recovery, good environment, good training. You will have a good performance. Nung sinabi na yung Olympics ma-postpone, syempre, umiiyak talaga ako. Pero good thing, nandyan sila. Sinabi nila sa akin na, we will stay, we will support you, we will be here. Malaking bagay yun sa akin. Kung wala sila, baka hindi ko ma-survive yun doon. Fight everything, Hidilyn, di ba? Hindi ka nawala ng pag-asa, hindi ka bumigay. Yes, mahirap lang paniwalaan na
alam mo sa proseso ng before ng Olympics na parang may laban ako sa China. Kasi nung 2 months, 1 month before ng competition, nabubuhat ko na 97, nabubuhat ko na 125. Alam kong kaya kong manalo, pero hindi ko alam na kaya kong magbuhat ng 127. Kasi nagtry ako, pero hindi talaga. For how many competition na nagawa ko, hindi nila nakita yung best ko. Hindi makapaniwala ang China eh, na ganito na ako kalakas. Hindi ako makapaniwala na nandito na ako. Sa wakas, nagawa ko sa wakas. Excited na akong ipakita sa inyo ang medalyang nanalo. Napanalunan ko nung isang araw at naipakita na kaya natin mga Pilipino. Gusto kong maramdaman kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Parang nasa langit pa rin. Hindi ako makapaniwala na matuloy yung Olympics. Hindi ako makapaniwala na maglalaro ako. Napakarami ng nabago. Syempre, after winning silver medal, ngayon naiuwi ko ang gold medal sa Olympics para sa Pilipinas. Pero syempre, hindi to naging madali. Alam mo talaga yung damdamin na lumabas sa mga Pilipino, yung pag-iyak sa saya, sa tagumpay. Ay nako, ramdam na ramdam ng bayan, ng buong bayan. And this is really one proud moment for us, for all the Filipinos, for our country. Heidi, gaano kahalaga sa'yo ang pagkakataon at pagkakapanalong ito bilang isang babae? Growing up, yung nanay ko mismo ayokong magpa-weightlifting, magbuhat kasi... Diba, ang sports ng weightlifting ay pang lalaki, yun ang sabi nila. Pero ngayon, importante ito para ipakita sa buong Pilipino na kaya natin. Kaya ng kababaihan na magbuhat, kaya na kababaihan na manalo sa Olympics, kaya natin. We can do anong ginagawa ng mga kalalakihan. Babae ang aabante sa MMK. So napakarami nang nagbago since 5 years ago nung na-feature natin yung life story mo sa MMK. 5:42. Action! May kakaibang meaning itong episode ni Hidilyn. Siya yung naging mukha eh. Naging mukha ng mga babaeng matatapang, malalakas ang loob. Siya yung naging mukha ng mga babaeng kayang labanan ng mga pagsubok sa buhay. Ang ganda kasing makita or itackle yung struggles ng ano, ng babaeng atleta. Yun yung nakakatuwa kay Hidilyn kasi yung girl, female power nakikita natin sa kanya, and siya yung nagre-represent noon ngayon. It's an everyday struggle din na, and an everyday na kailangan mo patunayan na walang limit sa kung ano ang kayang ma-accomplish ng isang babae. Advocacy mo na matulungan ng ating mga batang atlet? Bumila ng lupa, nagtayo ng gym, doon napunta ang pera ng pagpapanalo ko. Masaya ako na makita na ang daming batang nagtitraining doon. 7 national athlete na nandun galing sa Samampang, doon sa gym na yun, doon nagtitraining. During pandemic, halos lahat ng mga atleta nang nasa Zamboanga, taga Zamboanga, doon sila nagtitraining. Gusto kong makilala ang weightlifting sa Pilipinas para mabigyan ng opportunity yung mga bata makapag-aral gagaya ng nag-start ako. Ako po si Rose Jean Ramos, isang batang weightlifter mula sa Mampang, Zamboanga City. Unang beses ko po nakita si Ate Hidilyn Diaz weightlifting gym po. Sabi ng kasama ko, magte-training daw po ako kaysa doon lang sa bahay.
Naalala ko po yung wala pang gym po. Garahe lang yung nag-train namin. Tapos dalawa-dalawa lang yung barbell po. Tapos kulang pa sa plates po. Marami na siyang natulungan. Lalo na sa amin sa dito sa Mampang po. Sobrang saya po. Mabait po siya. Bilang isang batang weightlifter, ang pangarap ko po ay maging champion po. Kagaya ni Ate Hidilyn. Sana intindihin nila na hindi lang to all about medal, it's also about preparation and the support. Sana it serves you as inspiration na huwag kayong sumuko sa buhay, sa pangarap nyo. Sana magkaisa tayo, hindi lang ngayong Olympics, sana magkaisa po tayo as a Filipino. Thank you very much, Hidilyn. Mabuhay ka. You made us all very proud.